makatugtog tong anak mo. Eh, ano pa ba magagawa ko, Mayor? Hindi naman nakikinig sa akin yung batang yan. Eh, kanino ba nakikinig tong batang to? Kaya si Sara po. Anak, mapapatawad mo ba ako? Santino, maraming salamat, ha? Okay po, bye, fathers. Kuya si Sara! Pwede po pala yun. Si Ate Sara, minahal niya si Val kahit ganun siya. Kahit hindi niya kadugo. Yung sobrang-sobrang pagmamahal. Santino, ang pagmamahal ay hindi nakabatay sa relasyon sa tugo. Ito ay nanggagaling sa kagustuhan mong ibigay ang ganong klase ng pagmamahal. Babe, congrats! Na-aprobahan ni mga proyekto. Ikaw talaga, hindi ka marang mag-ingat, oh. Munti ka naman makita ni Malena. Eh, kasi nga na-carried away ako nung nakita kita. So, bali na nga. Kasi naman ako ngayon, eh. Mag-celebrate naman tayo. Hmm? Cheers! Cheers! Bukas pala, birthday na ni Santino, no? Oh, Father. Kaya nga si Father's, eh. Kanina pa andun sa kusina. Nagluluto para sa handa ni Santino. Parang kailan lang, mga fathers, no? Dalhin dito ni Mang Emong si Santino, nung sanggol pa, eh kalit-lit! Eh, di ba nga, Father, dati ayaw pa ni Father Anthony pag-alaga ng bata? Kasi wala daw tayong alam. Buti na lang, wala tayong nahanap kahit isa na hapon. Walang nahanap o hindi naganap? Ganun ang decision. Alam na niyo nung magkasakit yung batang yan. Grabe ang pag-aalala nating lahat, di ba? Oo. Noon ko nalaman na talagang mahal ko ang batang yon. At simula naman noon, tinuring na rin natin siyang isang tunay na anak. Na tulad ng karaniwang bata na maraming kalokohan. At takot maligo, parang si Father Jose. Pero nang lumaon, na-discovery natin, hindi pala siya pangkaraniwan. Pero mga fathers, simula noon, nagbago na ang buhay niya. Ilang beses na siyang muntik na mapahamak, ilang beses na siyang kinidnap, tapos ilang beses na rin siyang muntik na ilayo sa atin. Mga fathers, ang dapat nating ipagpasalamat, lagi siyang nakakabalik dito ng ligtas dahil may kakampi siya. Dahil kay bro, marami na siyang natulungan mula sa mga taong may sakit. Hanggang sa mga taong walang pisikal na sakit, na nangangailangan pa rin na tulong. Sa unang 7 taon ng batang yan, marami nang nangyari sa kanyang buhay. Ngayong 8 taon na siya, ano naman kaya ang mangyayari? Alam mo, Father Miguel, magtiwala ka lang. Dahil kahit anong problema ang dumating sa batang yan, siguradong malamang pa siya niya. Dahil andito tayo, tigit sa lahat, andyan si bro. Amen? Amen! Amen. Good morning po, mga fathers! Santino. Father Jose, bakit po? Thank you po, mga fathers! Ayan, ha? Ayan! Ayan mo dyan! Fathers, thank you po, ha! Ayan, oh! At siyempre, Santino, hindi lang naman si Father Jose nagluto niyan. Lahat kami nagtulong-tulong para sa birthday mo! Thank you po, mga fathers, ha! Father, sarap naman ang mga to! Oo naman! Para sa iyan! Pero mga fathers, bakit po parang may kulang? Ha? Ha, Father Paul, yung hotdog, nalimutan mong bumili! Ikaw talaga, oh! Mga fathers, hindi po hotdog. Yung kulang po, yung paborito kong inumin. Yung sigurado nalalakas ang katawan at isipan ko. Ah, alam na namin yun! Pala yun. Father, sarap talaga. Naubos mo nga, anak eh. Father Rico, bagayang pala ng spaghetti kaya ito. Mga fathers, ngayon po kompleto na. Dapat sa umaga at sa gabi, uminom ako ng gatas para malakas ang katawan ko. Tama yun, anak. Dahil ang batang laki sa gatas, may mararating sa buhay. Amen? Amen! Oh, hindi mo na.
magagawa ko sa'yo. Gusto kong sundan mo si Enrique at sabihin mo sa akin kung meron siyang babae. Sige po, ma'am. Masubaybayan ko siya. Congrats, kuya. You did it. Ano ba sabi ko sa'yo? Ha? Iyo kasi masyado kong kabado eh. Sorry, kuya. From now on, I will never doubt you again. Dapat. Say, kuya. Hoy! Anong ginagawa mo dyan, ha? Nag-espiya ka kay Mayor, no? Hindi ako, espiya. May hinihintay lang ako. Naantay. Eh, tingnan mo nga, oh. Walang tao. Nang bibintang ka, oh. Oh, nasan ka na? Hello, babe. Oh, asan ka na nga? Naku, paano naman kasi? May nakita ko dito nag-i-espiya dito sa labas ng bahay mo. Dile, alam mo, sa buti mag... Lailo muna tayo. Tingin ko nakakatunog sa Malena. Ha? Kailangan ba talaga yun? Ano gusto mo? Malintigan ka, Malena? Eh, ito na nga, oh. Uwi na nga ako sa amin, eh. Okay? I'll see you soon. Bye. Love you. Ma'am, galing ako kay La Mayor. Oh. Sorry, ha. Eh, wala akong nakuhang impormasyon sa ngayon kasi nahuli ako ng babae, yung Tilde. Ano? Sino Tilde? Yung Pokpok. Pokpok? Hindi ko kilala si Tilde. Sa ngayon, wala akong nakuhang impormasyon pero tingin ko talaga malinis si Mayor, eh. Kasi wala naman ako nakita nung sinusubaybayin ko siya. Sigurado ka? Santino, papakabait ka. Siyempre naman po, Father Thomas. Babalik pa naman ako dito eh. Ha? Salamat, Father. Father, nilulungkot po ako. Oh. Kasi umalis po si Father Thomas eh. Pero masaya pa rin po ako kasi okay na si Val tsaka si Ate Sarah. Hindi ko tuloy alam na nararamdaman ko. Oh, bakit naman ganun? Anak, alam mo, dapat maging masaya ka nga eh. Dahil si Father Thomas, eh, ginagawa niya lang yung kinakailangan niya gawin. Kaya dapat huwag ka na malungkot, dapat maging masaya ka, ha? Matulog ka na. Diyos ko, maraming salamat. Maraming salamat at dinidinig niyo ang panalangin ko. Alam niyo, okay na kami ng babe ko. Tapos, kagabi, ako, muntikan pa ako mahuli ni Malena. Pero buti na lang, hindi niya ako binatukan. I'm so touched. Alam niyo po, pakiramdam ko, mahal na ako ng babe ko. Maraming maraming salamat po. Thank you. Aling Virgie! Sinong Aling Virgie? Siya po ang katulong ni Daddy. Ay, Tilde, ha? At dito pala si Tilde? Buti na lang hindi umuusok dito sa simbahan. At pwede na rin pala ang mga makasalanan dito. Oo nga. Hello! Hi!
hayop ka rin, ano? Ikaw ang kabit ni Enrique. Halika rin. Halika rin. Patawad mo ko! Malandi ka! Arigo! 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 Patawad mo ko! I'm not going to be able to do it. Tingnan mo ang sarili mo! Humarap ka sa salamin at tingnan mo ang sarili mo! Dahil ako, mas maganda ako, mas bata, at mas naniwa! Congratulations! Successful yung gabi ng pasalamat natin. Galing yung idea nyo, ha? Yeah. Dahil dyan, meron tayong mga bagong investors, kaya kailangan puro ganyang idea sa paggawin natin. Kaya. Pepe. Yes, Mayor. Patawag mo si Kapitan natin para mag-personal tayo sa restaurant kumain natin. Diba? Okay. Samahan ka natin po siya natin. Arigatan na, Mayor. Sige po. Excuse me, Mayor? Pepe, oh. Ah, excuse, ha? Mali. Nagpanda ako ng pagkain. Mayor, meron nangyaring gulo sa monasteryo. Anong gulo? Yung asawa mo, Mayor. Pag-away. Kapag-away? Kanino? Sa isang babaeng sinasabing kabit mo daw. Tildi daw ang pangalan. Nangyari. Binati ko lang saglit si Tilde. Pagkatapos, maya-maya lang nakita ko, nagkakagulo na silang dalawa ni Malena. Ano? Oo. At alam mo ba, galit na galit ng kumari mong Malena. At alam mo, ha? Ganitong ginawa niya, hinawakan niya sa braso. At pagkatapos, sinambal na sinakstan ng ganito. Bakit ako ang ginagano mo, ha? Kinasample ko lang naman eh. Chuta? Really? Oo naman. Paano hindi naman magagalit? Eh, yung asawa nun ang nagpakulong doon sa nanay niya. At hindi lang yun ang ginawang panluloko niya, no? Di ba? Oh my God! Oh, bakit ganyan kayo magkatinginan? Para naman nakakaloko kayo. Ba't hindi ba pwede maging ganito reaksyon namin? Dahil feeling namin, kami ang pinagluloko ninyo, ha? Yung mga kwento ninyo, sobrang fantabulous! Hindi totoo yan!
At saka si Kumari Malena, manggugulo sa simbahan. Oh. Oh, sige, lukuhin niyo pa ako. Tuloy niyo. Sige. Ay. Mami? Totoo ba? Oo, mami. Totoo ba, sweetheart? Bakit kilala siya ng kapatid mo? Alam mo ba to, Stella? Alam mo ba to? Bakit? Bakit mo nagawa sa akin ito, Stella? Ako na nga yung inapinandadi mo. Ako na nga hindi loko. Tapos ngayon, pinagkakaisahan niyo pa ako. Pinagkakaisahan niyo ako. Bakit? Ano nagawa ko? Ano nagawa ko? Para ganito ninyo ako. Ang sakit, sakit. Father, naawa po kay Rico. Kasi siyempre, sobra siyang apektado nun eh. Kasi pareho niyang mahalang mami at daddy niya. Alam mo, Santino, pagdasal mo na lang siya, di ba kaibigan mo si Rico? Hmm. Kung anong suporta ang kailangan ng isang kaibigan galing sa'yo, bigay mo na lang, di ba? Hmm. Tulog ka na, anak. Anong balak mo ngayon, ate? Sisirain ko siya. Sisirain ko talaga siya. Magiging galiti ako. Alam mo, Zelda, sa lahat ng ginawa ko noon, wala pa sa kalingkingan sa pinaplano kong gawin ngayon. Mas malala pang gagawin ko. Sisirain ko talaga siya. Ate, ate, di ba hiwalay na kayo? Kaya kung ano man ang gawin niya sa buhay niya, wala ka na doon. Zelda, matagal ko nang pinaghihinalaan yung hayop na yun. Alam mo pa kung paano ako napilay noon? Sa kasunod doon sa hayop na yun. Kasama niya yung babaeng yun. Alam ko na si Tilde, yun yung babae, yun ang kasama niya nun. I'm so sure of it. Matagal niya na akong ninuloko. Hayop. Hayop talaga yan si Enrique. Bakit umabos ka nun? Babe, kasi nakilala ko ni Rico, nakatulong mo. Tapos parang nakatulog na lang si Malena. Babe, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry talaga. Umamin ka ba? Nagalit na ako eh. Pwede ba, Tilde? Huwag ka muna magpapakita sa akin ngayon. Baka kung napamagawa ko sa'yo, pagsisiyaw ko ba? Ha? Pwede? Bro, huwag mo pong papabayaan si Ate Stella, pati si Rico. Kasi kawawa naman po siya eh. Iyak po siya ng iyak. Wala po siyang magawa. Kasi bata lang po siya, bro, eh. Sana po, bro, may itutulong ako sa kanya. Kaibigan ko po siya, bro. Huwag mo po siyang papabayaan. Salamat po, bro. Hayop ka, Enrique. Isang beses mo na akong niloko. Nagkaanak ka ng isang bastardo. Thank you for coming, ha? Malena, oh, sasama na ako sa pag-alit sa mga investors, ha? Pero baka dumaan kami sa isang club na malapit na sa hotel nila. Alam mo naman, mukhang nabitin itong mga investors natin. Pagdating sa inuman, palaging bitin niya. Sila bang nabitin o ikaw? Come on, Malena naman. Di ba sabi ko sa'yo, pagbalik mo galing Amerika, ibang Enrique na abutan mo. I trust you. Good. Nagpapaalala lang. Very good. I go? I love you a lot. Love you. See you later. Ano po yun? Dito ho ba nakatira si Enrique Rodrigo? Ito lang kasi yung iniwan niya sa akin eh. Address. Wala kasi akong cellphone niya, kaya landline. Anong kailangan mo sa kanya? Gusto ko sana siya makausap eh.
Tsaka, gusto kong makilala niya yung anak niya. Dahil sa kataksilan mo, hindi mo sinasadyang makapatay ng tao. Ano sabi mo? Tiyan-tiyano? Hindi. Tanda mo. Kinasal tayo. Tibet to us part. I love you, Anna. Pero alam mo, sa tingin ko, mahal pa rin niya si Mayor eh. Ay, hindi ko nga alam kung paano sasabihin kay Mama eh. Eh, sigurado ko mag-aano eh. Ano naman ang sigurado mo? Hindi niya malalaman yan. Terrible po yung nangyari. Sa loob po ng simbahan, nag-away po si Mama Lena at saka yung Tilde. Tsaka Mama, yung mga bata po, lalo na si Rico, iyak po ng iyak. Siguro po, ma'am, dahil sa violence na nakita niya, tsaka ngayon niya lang po nakitang ganun yung mami niya. Ma'am, alam niyo po, awang-awa ako kay Rico. Ma'am, are you okay, ma'am? I'm sorry, ma'am. Sana po hindi ko na kinuwento, ma'am. Pasensya no, na po. No, Robert. No, you don't have to say sorry. Gusto ko namang malaman ang nangyayari sa pamilya ko. Yun nga lang, habang naririnig ko yan, alam ko wala naman ang magagawa dahil nandito ako nakakulong. Ngayon, lalo kong pinagsisisihan ang mga nagawa ko. Kung hindi dahil doon, hindi sana nangyari ito. Kasalanan mo lang ito, Robert. Kasalanan ma'am, ko. Ma'am, please. Ma'am, please don't be hard on yourself. Ha? Siguro po, matutunan nyo lang patawarin yung sarili nyo. Kasi, wala po kayong magagawa. Kasalanan mo lang ito. Robert, nandito nagawa mo. Santino!
Santino, bakit? Wala, nilulungkot lang ako. Bakit naman? Nalulungkot ako para kay Rico eh. Oo nga, nabalitaan ko nangyari. Ano yun? Joy, kung hindi sinabi sa'yo ng nanay at tati mo, hindi mo pwede malaman yun. Good morning, Mami. Good morning, baby. Mami, alis lang po ako, ha? Bakit? Saan ka pupunta? Sa monasteryo po. Anong gagawin mo sa monasteryo? Pakikipaglaro po kay Santino. Ano? Santino, bakit ka naman malungkot para kay Rico? Eh, hindi mo naman talaga totoong kaibigan yun, eh. In a good time ka lang nun. Hindi. Nakikipagkaibigan na siya sa akin, kuya pa ako. Bakit ka makikipaglaro sa bastardong yun? Ibigan ko po siya, Mami. Hindi mo pwedeng maging kaibigan ng bastardong yun. Naintindihan mo? Ma! Naintindihan mo? Huwag ka makialam, ha? Saka pa. Alam mo, kahit inaaway ako nun dati, malapit pa rin ang loob ko sa kanya. Bakit naman? Hindi ko alam. Nararamdaman ko lang, kuya pa ako eh. Nung sinabi niyang nakikipagkaibigan siya, natawa ako. Hindi ka aalis. Malakalaka nangyari, kuya. Sa tingin ko, nasira ka kahit papaano sa mga taong bayan. Ano, yan lang yung impormasyon na ibibigay mo sa akin. Nakatawa ko. Kahit barangay taon ka ibigay sa akin impormasyon na yan eh. Kuya, wala akong masamang ibig sabihin doon. Concerned lang ako. Dahil kapag nasira yung pangalan mo, panigurado sira yung plano natin. Yan yung masisira yung plano natin. Tuloy yan. Tuloy lahat yan. Kamatakot. Importante ngayon yung anak ko. Sigurado akong gagamitin ng mali na nangyari sa akin. Sigurado akong be-brainwashin niya si Rico. Sigurado akong mga isa dalawang araw, galit na sa akin ng anak ko. Ano ba pwede ko matulong sa'yo, kuya? Itago mo, anak ko. Gawin mo lahat ang paraan. Ano? Kuya, sa tingin mo ba hindi ka paghihinalaan ni Malena kapag nawala si Rico? Pag ginawa mo yan? Kaya nga ikaw gagawa eh. Nakita niyo ba si Santino? Rico! Hindi tama itong ginagawa natin eh. Umuwi na tayo. Dami mga hayop dito. Ahas. Waya. Baboy na mo! Ah! Hinahanap na ako ng mami at daddy ko. Oh! Tumano kami! Tumano ko ng pagbabay.